Morning po sa inyong lahat mga kababayan. At yun nga, nagbalik na ulit ako dito sa Davao. At ngayong araw na ito ng Thursday, ay nandito kami ngayon mga kababayan sa Tapak. Tama to? Nandito kami ngayon sa Tapak. At pupunta sana kami dun sa mission namin. Kaya lang may nadaanan kami na mga bahay na ganito. Oh, tinan nyo. Ito po ay mga katutubo at napag-alaman namin na sila ay bakwit. So galing sila dun sa taas ng bundok. Bumaba sila dito sa Kapatagan, yung daanan ng highway, kasi para daw yung mga bata makapag-skwela. So from mula doon, so nagsisimula ulit silang gumawa ng kanilang mga bahay. Sa bundok din, ganito talaga ang mga bahay nila. Pero ang pinagkaiba lang ngayon, nakita ko yung mga bahay po nila ay mga kugo na, hindi na mga dahon-dahon na, yung mga dahon lang ng mga uway, mga dahon ng saging or abaka dito, mga ganito na. Ito na yung typical na bahay kubo talaga na mga katutubo. Merong nakatira dito kasi nakita namin halos lahat ganun. Dati na kaming dumadaan dito pero wala pa itong mga bahay na ito. So ngayon, dahil gusto makapag-aral ng mga bata mas malapit sa eskwelahan, kaya po sila bumaba. Tingnan natin yung mga mamayapuntahan natin lahat ng bahay na nakatira dito. Ito may nakita ako kasi ang daming bata dito kanina sa bahay na ito. Hello po. Ay, sige. Pwede kaming maka-istorbo? Sige. Tap muna. Pakita. Hello? Okay. Pwede ako makaupo? Pwede po? Sige. Sige, upo lang ako ha. Usod ka bun, baby. Oh my God. Ayan, upo tayo. Okay. Ano pong pangalan? Ano sa'yo ngalan, te? Catalina. Ikaw, tay? Abel. Mag-asawa kayo? Ito mga anak? Yan po yung panganay ko, sir. Ito ang panganay? Oh, marunong mag-Tagalog. Bakit marunong mag-Tagalog? Kasi nakaaral po ako ng grade 2 po, sir. Kasi kulang po ng yung daddy ko sa pagpa-eskwela sa akin. Yung grade 2 lang yung nabot ko. Grade 2? Pero ang galing mag-Tagalog, ha? Aper tayo, kuya. Ang galing. Kasi minsan, napakahirap sa kanila yung, di ba, napapansin nyo naman yun eh. Kailangan pa natin si Edito para mag-translate. Tuwa ako bigla, ang galing mag-Tagalog, grade 2. Ilan taon ka na? 32 na, sir. Okay, so ibig sabihin, magaling siyang mag-aral nun. Kaya lang hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Cut muna. Sige, okay. So lahat ng ito, kuya, anak nyo. Yes, sir. Okay, ito panganay. Okay. So, saan kayo dati nakatira? Dati na kaming dumadaan dito. Wala, 1 year ago na rin naman kasi yun. So, ngayon nakita namin nga na maraming bahay dito. Saan kayo galing dati? Sa Sitio Lugimit, sir. Yun sa itas. Anong pangalan? Sitio Lugimit, Barangay Tapak. Ah, so Barangay Tapak pa rin pero Sitio Lugimit. Hindi pa tayo nakapunta dyan, ano? Dito wala sa itas. Bundok? Sa itaas, bundok pa. Okay. Kailan lang kayo dito? Dalawang semana po. Ah, dalawang linggo pa lang. So, bago pa lang. Doon sa bundok, ano itsura ng pamumuhay nyo doon? Ganto din? Okay, maraming nakatira din doon? Maraming. Okay. Bakit kayo bumaba dito? Kasi sir, nag-aral po kami ng mga bata dito. Wala namang eskwela dito sa itaas. So bumaba kayo para makapag-aral ang mga bata. Opo. O, ang galing, magandang move 'yon. Yung pagkain nyo, kamusta? Parang mahirap 'yun, sir, kasi makain lang kami dito kasi yung pa kaming abaka. Walang araw hindi kami mag-agot kasi kung hindi kami mag-agot, wala naman kaming makain. Totoo naman. O ngayon ba may bigas kayo? Wala po, sir. Wala. Anong pagkain nyo ngayong umaga? Mayroong nabilin kanina mga tatlong mga 1 kilo. Yun lang ang kinakain namin kanina ng umaga. Okay. So, kumakain din kayo ng kamote, mga ganun, pamalit. Okay, kasi usually yun naman talaga yung pagkain ng mga katutubo. Okay, nakita ko mayroong papel o. Oh. Kanina to, sino nagsulat? Kayo? Tapos ko. Mabuti, taga-aral kayo ha. Very good. Wala kayong pasok ngayon? Daycare po si... Daycare pa itong
dikir pa ni Tolo, oh, sir. Dikir. Ito? Dikir pa kasi mahirap talagang kabuhayan namin doon sa kinder. Okay. Doon sa taas walang school? Wala po, sir. Okay. Kaya nag-decide po sila na bumaba. Mas maigi ang naging desisyon nyo. Kaya lang ang bahay nila dito, mga kababayan, ay yun nga, kagagawa pala ang mga kugon and mga trapalang, mga ganito. Pero maganda ito kasi compared dun sa iba na nakita namin na talagang mga dahon ng abaka, ito matibay, ito kugo na ito. Taon na ang bibilangin yan. Dingding na lang ang problema nila. Yung mga sako nyo, yan yung mga pinaglalagyan ng mga samento, siguro nahihingi nila sa daan. Yung gabi. Madilim sir, kasi wala naman kaming panel na ipatsal yung battery namin dito. Yun lang ang ginagamit namin pag magabi, kay meron mga panel. Oo, makikicharge pa sila. Okay, kawawa, mga bata, ang dami nyo pa naman. Oh. Ilan taon na siya? Ngayon pang October 22. 1 year old? Oo. Oh. Okay. Hindi ka buntis? Okay. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Sana wag nyo nang dagdagan. Ha? Mm. Lima na, okay na yan. Meron ka ng dalawang lalaki tsaka tatlong babae. Mm. Pero ilan taon ka nag-asawa? 18 po, sir. Bat? 18? Mm. Ilan taon ka na ngayon? 32. 31 po, sir. 31. Magdaling... May una kang asawa? Wala. 18 ka nag-asawa? Nagkaanak ka agad? Hindi pa. Ah, matagal kayo nag-anak? Oh, okay. Kasi kung ilan taon na to? 10. Ah, 10 taon na rin. Na okay lang. Pero kinder pala ang. Okay. Tanghalian na, wala pa kayong kakainin? Wala pa kayong kinain. Pero dito kasi sa Tapak, mga kababayan, meron dito itong isang sityo na parang sentro siya. Medyo maunlad yung lugar na yun. May tindahan. Lalakad lang sila pa ganun. No? Kaya lang, kung wala kang pambili, paano kayo? Diba? Opo, sir. Okay. Hapon na lang kami, sir. Walang kain. Anong ginagawa pag wala talagang kakainin? Maghanap kung sino ang may magpagtrabaho dito. Maghanap? Okay. Sige. Isa sa mga napapansin ko din sa kanilang mga kababayan, no? Ano sila ba? Matyaga? Yung ano ba? Yung pag walang kakainin, kaya niyong tiisin? Tiisin, kaya na mo, sir, kaya wala namin kaming makuha ng pagkain. Tiisin lang namin. Tiisin ang gutom? Paano yung mga bata kung iiyak? Ipakuan ko sa ako ang asawa nga, ayusin mo lang yung mga bata para di iiyak. Pero mahirap yun, matutulog ka nang walang. Anong pangarap mo para sa mga anak mo? Ang pangarap ko sa aking mga anak, sir, nga kahit ganito ang kalagayan namin, kuhan ko lang sa kanila nga kuhan sila ng mag-aral kasi aron makatulong sila sa amin kapag maabot ang panahon, makaalalay po sila sa amin. Okay. Kasi hindi pa ganun sa amin nga, walang grado, grade 2 lang. Yun lang ang pangarap ko, nga makatuloy sila po sa pag-eskwela para hindi sila mahirapan kapag malaki na sila, makahanap sila ng trabaho. Okay, ang galing, ha. Bilib talaga ako sa kanya, no? Ang galing mag-Tagalog. Bukod doon sa grade 2 ka lang, bakit naging ganyang katatas mag-Tagalog? Kasi sir, may intindihan ako ng Tagalog, sir, kasi yung mag-aral pa ako sa grade 2 pa lang ako, sir. Mahilig po yung mga teacher namin sa mga Tagalog. Kaintindi po ako ng maliit. Hindi ganun nga, makaintindi ako sa lahat na sinasabi yung Tagalog. Maliit lang yung intindihan ko. Galing, ha? Bilib ako sa'yo, ha? Diba? Ito na yung pinakamagaling mag-Tagalog na lumad, nakatutubo na nakilala ko. Promise. No? Hindi, bukod kay Eddie to, ha? Yung mga ganito na napupuntahan namin. Ikaw yun. Ang galing si ate marunong mag-Tagalog. May
meron po siyang maintindihan. Maintindihan, pero hindi siya makamarunong mag-Tagalog, sir. Ah, okay. O, ganito ang gawin mo. Dahil mula sa'yo, ikaw ay marunong ka mag-Tagalog, no? Ang gagawin mo, hindi naman masamang kalimutan ang lingwahe nyo. Kasi yun naman ay pang-araw-araw nyong ginagamit. Pang-araw-araw nyo siyang napapractice. Ang gagawin mo, dito sa bahay, ang mga bata, Tagalogin mo. Ikaw yung maging guro nila sa pagtatagalog. Kasi pag lumabas naman yung mga yan, nakipaglaro, ang salita niyan ay lumad. So, yun na yung lingwahe nila palagi. Pero sa loob ng tahanan, kapag yung naturuan mo ng Tagalog, pag nag-aral yan, nagaling na yan sila. Hanggang sa lumaki. Kasi yung national language natin, mula Luzon, Visayas, Mindanao, ay Tagalog. So, malaking bagay kapag ang isang bata marunong mag-Tagalog, pag nadala sa Davao, kung saan, bukod sa Bisaya, marunong sila. Ikaw yung magiging ano nila. Promise. Ano po, sir? Ha? Galing, di ba? Bilib ako sa'yo. Galing, no? Pero ito nga sa'yo ako, sir, grade 3, pero parang hindi marunong mag-Tagalog. Ako grade 2 lang. Ay, galing niya, talo ka niya. Pero marunong siya bumabasa, pero ako sir, hindi ako marunong bumabasa. Pero may maintindihan po akong Tagalog, pero siya, ini, yung misis ko, marunong siyang bumabasa, pero hindi sila marunong mag-Tagalog. Ang galing, no? Ang galing ang Tagalog nito. Itong mga bata, nagtatagalog ba? Hindi po, sir. Okay, mula ngayon, hindi naman yun masama kasi national language natin yun. Pagising sa umaga, Tagalogin mo sila. Kasi paglabas naman yan, lumad na ulit ang salita or Bisaya. So, maigi yung nararaman nila yung Tagalog kasi sa school, napaka-importante noon. No? Okay. Bilib talaga ako kay Kuya dahil sa galing niyang mag-Tagalog. Sobrang galing niyang mag-Tagalog. Pero inyo, wala ngayon si Eddie to sa amin, pero hindi ako nahirapan na mag-translate ng mga Tagalog dahil mayroon tayong kababayan na katulad ni Kuya. Ano apelido? Bangkas. Bakas, pangalan? Bangkas, Abel Bangkas. Ah, parang pamilyar. Michael. Abel Bangkas. Kailan mo sila, Michael? Merlin. Asa na, sir? Bulag. Bulag? Oh, ako ang uyuan, sir. Oh. Managsyon sila sa akong papa. No, Jaime Bangkas. Kaya pala, medyo hawid. Sina Christine. Oh. Katos Christine, ako atong igagaw. Ito, oh. Ihang anak ng Jaime Bangkas. Oo, oh, alam niyo kung nasan si Christine? Doon po siya sa 26, sir. Wala na siya doon. Wala na siya doon? Si Christine. Hmm. Si Christine po ay tinulungan namin, naging scholar namin. Hmm. Nasa Kidapawan na siya ngayon, nag-aaral na siya. Hmm. Okay, pinatayuan din namin sila ng bahay doon. Hmm. Oh, di ba? Lalayo na dito mga kababayan. Para sila Maylin na magkakadikit ang kanilang mga buhay. Magkakadikit ang kanilang mga angkan, pero napakalayo na po nila doon. Okay. So ngayon, dahil wala kayong pagkain, wala pang bigas. No? Kasi tinan nyo naman yung bahay po nila. Pag-ingat lang ang mga bata, dahil kugon to, baka mag-apoy, masusunog ang bahay. Masusunog ang bahay. Diba? Wala tayong matutulugan. Wala nang matutulugan. Okay, tapos ngayon, kailangan nyo makabili ng bigas, ha? Para makakain na kayo. At dahil wala kayong pambili ng bigas, ito, bigyan ko kayong pambili ng bigas. Bigyan kita. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ha? 5,000. Okay? Pili kayo ng pagkain. Meron tayong sentro dito. Hindi kayong bumili. Malapit lang naman yun, mga kababayan. So, maglalakad. Pili ka ng maraming bigas, ha? Tapos, sa mga bata, bilhan ng biskit. Pasensya na kayo. Wala kaming dalang. Mga ganun kasi kakarating ko lang po galing Manila. Dumiretso agad ako sa misyon natin. Okay, ito. Hindi po ako magpasalamat sa inyo, sir, kasi kung marami pong salamat sir, kasi dumating kayo dito sa amin. Marami pong salamat, sir. Kasi ngayong araw, sir, tatlong araw ko nang nagkalintura, sir. Hindi po ako nagkahagot kasi nagkasakit po ako tatlong araw na ako. Itong mga bata kung mahihirapan po sila ng pagkain kasi nakasakit po ako, sir, tatlong araw na. Oh, okay.
na mag-aral pa sila, walang baon. Yun lang sir, marami pong salamat sir. Thank you. Salamat kayo sir, na niabot mo diri. Kaya ganyan ako sige, pangita o na ay mahulaman akong kwarta. Wala may, wala may mangwag kwarta, nang hatag o kwarta. Kaya ipalit mo tada ko yung kwarta ng yang tambal na wala mang pinahulman. Na salamat eh kay naanam mo di, na niabot mo diri. Di ba ang galing, di ba? O may purpose talaga yung dapat magpapahinga muna, pero kailangan mag-mission tayo kasi may mga taong hindi natin naasahan na nag-aantay sa atin na biglang darating yung para matulungan, di ba? Yun yung isa sa mga nararamdaman palagi natin na kailangan nating umalis. Kailangan nating lumakad. Kasi may mga tao po kung talagang nag-aantay. Yung kahit gusto kong ano, yung magbakasyon ng matagal. Pero, para makasama yung pamilya. Pero, yung puso ko nandito eh. Mahirap. Kaya kahit na sandaling pagkakataon, eh, babalik ako talaga dito, ipagpapatuloy yung mission. Kasi hindi pwedeng hindi. Kasi yung mga katutubo, mahal ko na po yan sila. Katulad ngayon, kung hindi tayo darating, mag-aantay na naman sila ng kung kailan may biyaya at yung bang iaasa nila sa abaka. Paano kung wala pang ganun? Paano kung walang ano? Paano yung mga bata? Tiniwin din natin sila masisisi po kasi hindi ganun yung buhay nila eh. Hindi katulad natin. So kaya sila bumaba na dun sa bundok para makapag-eskwela yung mga bata, which is good move. Kasi kung nasa sa bundok sila, hindi makakapag-eskwela to. So may mga pangarap. Kaya, bili ba kay kuya, ang galing-galing mag-Tagalog. Grade 2 lang. Pero, hindi niya nalimutan. Pero 32 na siya. Hindi niya nalimutan yung pagtatagalog. Kaya, good job, kuya. Tama yung ginagawa nyo. Pag-aralin yung mga bata. Ha? Okay? Bili kayo ng pagkain, ha? Dahil magaling kang mag-Tagalog, no? At dahil madilim ang gabi nyo dito, bigyan natin kayo ng solar. Ha? Bigyan ko kayo ng solar. Okay. Ha? Para maging maliwanag ang inyong gabi dito. O ito. Bigyan ko kayo nito ngayon. Bigyan ko kayo ng 30 watts na solar. Bigyan ko kayo ng high-tech na solar. The remote pa yan. Dahil alam mo naman na ito, marunong ka naman na sa solar. Day, maingay. Yeah. Tapos ito yung kanya, light. Kapit natin dito. Ayun. Okay. Tapos, kita mo yan, nagre-red na siya. Okay. Paul, palagay ako nito.
sa dyan lang para maarawan na. Yan, para ma-charge. Yan. Oh, yan, nagcha-charge na siya. So ngayon, isiset ko na lang siya, may remote naman yan. Oh, yan, naka-on. Oh, on siya. Pero isiset ko na siya ng automatic. Para mamayang gabi, kahit din nyo na ito pindutin, may on and off naman yun eh. Okay? Para magcha-charge na siya. Tinan nyo ha. Paul, takpan mo daw yung panel. Kung hari madilim. Nakaka-detect pa siya. Maliwanag pa. Oh, ayan oh. Umilaw na siya. Yan. So pag tinanggal mo 'yung nakadetect na ulit siya ng liwanag, pabilad mo na doon. Kusa naman 'yang mamamatay. Oh, 'di ba? Oh, ayan. So medyo maano pa 'yung ilaw niya kasi may wala pa siyang gaano factory charge. So ngayon i-charge na para mamayang gabi isabit mo na lang 'yan diyan or kung saan 'yo gustong dalhin kasi magaan naman siya. Yan. So isabit mo na lang, ha? Para mamayang gabi may ilaw na po sila dito. Okay? At mayroon pa siyang kasamang maliit. Ito 'yung na-charge sa kuryente. Oh. Para pa 'pag mapasuyuan ka, pwede mo siyang i-charge. Oh. Yan, pwede mo siyang i-charge sa kuryente or sa solar din, ha? Okay, pipindutin mo lang 'to. Oh, napakaliwanag na niyan. Oh. Kahit saan ka pumunta. Ayan, may flashlight. Para yung mga bata, kahit taga-aral sa gabi, maliwanag pa din. Ayan, free na yan, libre. Okay. And maisingit ko lang, pwede po bang maghanap buhay muna kami sa PB Team Solar? Ayan, kung gusto nyo pong mag-avail nito, that is 30 watts. 30 watts po yan. That is 2,200. Free shipping na po yun nationwide. Wala na po kayong babayaran dahil free shipping siya, ha? Dito po sa item na to. Okay, tapos para makaiwas po kayo sa mga nang scam, huwag po kayong magtitiwala kapag ang pinagpadalhan nyo sa GCash, yun kasi yung mode of payment sa GCash, ay hindi nakapangalan sa akin. Dapat ang pangalan lamang palagi ay Paul Joseph Tisalona. Okay, pagka naman po basta ang apelyido dapat laging Tisalona, Paul Joseph Tisalona. Kapag hindi po yun, magduda na kayo kasi meron pong mga fake account na nanggagaya at sinesend yung mga feature namin ng solar namin. Pero, hindi naman po sa amin nanggagaling yun. So, darating sa inyo, na-scam kayo. So, kaya dapat Paul Joseph Tisalona at pag bank to bank din, nakapangalan po yun sa company account ng Tisalona Trading. Okay? At saka sa pangalan ko po na Paul Joseph Tisalona. Kapag hindi ko pangalan, no? Unless pagka mode of payment ay Western Union, nakapangalan po yun sa kapatid ko, Lord J. Tisalona, yung nasa screen nyo po. Doon lamang po kayo magpapadala. Wala pong ibang pangalan. Kapag hindi Tisalona ang apelyido, wag na wag kayo magsisend. Naloko na po kayo, ha? Okay. Yun po, ah, wag kayo magpapaloko para hindi po kayo ma-scam. Kasi maraming nagme-message sa amin. Para hindi po kayo maloloko. At i-follow nyo lang po yung Facebook page namin, yung Pugong Biyahero na may 89,000 followers. So i-follow nyo lang po yan para makapag-direct message po kayo sa amin. Sa Messenger po yung transaction. At pwede po kayong tumawag sa 09311-424237 para po sa inyong mga katanungan. At pagpasensyahan nyo na po kung minsan, hindi ka agad nasasagot ng aming staff dahil marami pong binabasa. Okay? Para lang mabigyan po ng daan yung mga nagme-message, huwag po kayong magagalit kapag hindi agad nababasa dahil marami po nag-i-inquire. So, lahat po yung binabasa. So, pagdating po dun sa punto na kayo na, mababasa naman po yun. Ano po? At kapag nag-send kayo dun ng payment, antayin nyo lang po yung reply. Kahit di po kayo tumawag at may nakausap na kayong staff namin, wala na pong problema doon. Tapos mababalikan po kayo, okay? Ang delivery po namin ay every Monday. Every Monday po yan. So, iniipon mo na lahat ng mga orders tapos i-deliver po yan through LBC. Pag ano po darating po sa inyo yung mga waybill, sinesend po ng staff namin. Okay? Sa bawat bilin nyo po ng item, malaking tulong po yan para sa nagagawa pong pagtulong natin sa mga katutubo. Katulad po nung aming mga ginagawa sa ibang miyembro ng PP Team. Hindi naman alam kung marami rin mga kapitbahay nyo na nandito na nandito pa rin. So, katulad nila na nag-ipakuit para lumapit sa eskwelahan,
hindi ko man lahat sila matulungan, pero sa monte nating kaparaanan ay mabigyan din natin sila ng tulong. Maraming salamat. Salamat po, ha? Sir. Kaya pala yung mga bata, nakita ko may mga sipon. Oh, nagkasakit pa si kuya kaya hindi makaano. Anyway, mag-ingat kayo, ha? Okay, sir. At kumain ng madami mamaya. Ha? Okay, wag niyo, at syempre wag niyo kalimutan palagi ang Diyos, ha? Okay, sige, mamayang gabi hindi na kayo madilima, no? May ilaw na, no? Okay, sige po. Syempre para matulungan din natin yung mga kapitbahay nila dito, no? Kawawa naman sila. Hello everything. Hello. Uy, ang daming bata. Daga ng mga bata, sir. Mga anak? Oo, pang school. Hala, lahat sila mga anak nyo? Oo. Na isa. Ah, okay. Mag-aral kayong mabuti, ha? Oh, bigyan ko kayo nito. Ay, salamat, sir. Thank you. Hello. Aral kayong mabuti, ha? Sige. Very good. Ay, ito din. Oh, pwede ako dyan? Akyat ako? Sige, akyat tayo. Oh. Oh, pwede ako umakyat? Oh, sige. Okay lang. Oh, kumain na ba kayo? Wala pa. Oh, sige, bili kayong bigas. Wala kayong bigas? Wala. Oh, bili kayong bigas, ha? Salamat. Bye-bye. Aral kayo, ha? Galing din silang bundok bumaba para makapag-aral. Very good. Anim na? Nag-aaral na? Oh, tama na. Huwag mo nang dagdagan, ha? Oh, sige. Bye-bye. Thank you, kaayo, day. Oh, halika. Oh, katulad nito, mga evacuate din yan sila. Ayo. Hello. Oo. Amoy tuyo, ah. Tuyo ulam nyo? Bulad. Bulad? Oh, sarap. Oh, ito, oh. Para makatulong kami, ha? Salamat. Bye-bye. Ang dami nila. Ito medyo matagal na itong bahay na ito dito. Pero katutubo din yan. Hello. Ay, ikaw pala, Nay. Oh, ito bigyan kita pambiling bigas, ha? Ay, salamat, sir. Oh, thank you. Salamat. Oh, sige po, ha? Oh, dito naman tayo. Dito tayo. Hello po. Asan naman balay, Nay? Dito sa unahan. Unahan pa? Dito. Saan? Dito sa... Iyan, yan? Oo. Oh, ito para sa iyo, ha? Salamat. Pambili mo ng bigas. Oh. Ganda, oh. Yan po ang abaka. Oh, papatuyuin pa nila yun para huwag umaibenta. Hello. Kamusta mga bata? Nag-aral kayo lahat? Nag-aral sila? Nag-swela? Oo. Okay, o bili kayong bigas, ha? Salamat. Salamat. Ingat kayo, ha? Ang cute ng mga bata. Bye-bye. Okay. Ito na lang, may isa pang bahay. Ayan. Okay. So, ayan. Ate! Pwede ako punta? Okay. Walang ano eh. Ay, sige, dito na lang. Oh. Hi! Oh, kamusta kayo dyan? Anak mo lahat yan? Oo. Kumain na ba kayo? Wala pa? May bigas na kayo? Wala? O ito. Bili kayong bigas, ha? Buntis ka pa? Oo, salamat. Ilan ba na yan? Ano? Ilan ba na? Pila ka bulan? Pito na. Pito? Ito anak mo din to? Oo. Okay, wala pa kayong pag... Wala isang lalaki. Ah, okay. Ang dami nyo pala. Lahat ito anak mo? Oo. Okay, nag-aaral na din sila? Oo. Ayan, sila talaga'y bumaba po ng bundok para makapag-aral. Okay siya, sige. At doon naman tayo sa kabilang bahay. Ingat kayo, ha? Sige, bye-bye. 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 Sige po. Punta tayo doon sa kabilang bahay naman. Ito last na itong mga kababayan na bahay dito.
Hello? Oh, ba't nag-iyak si baby? Anak mo te? Upat. Apat? Kamuha ka ni Ate Badiday. Ano pangalan mo? Jeline. Apelido? Latawan. Ha? Latawan. Latawan? Ano Ate Badiday oh? Tapos ito pa para mga, di ba? Para mga taga-sityo. Taloy-toy. Ilan anak mo? Upat. Apat? Nag-aral na ba sila? Upo. Very good. Oh, sige, bigyan kita nito. Pambili ng bigas, ha? O siya, sige. At kami po ay aalis na. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. God bless po sa inyo. Salamat sa lahat na nag-support sa ating charity viewers. Maraming maraming pong salamat. At salamat dahil pinipili nyo po kaming number one sa inyong mga puso. Babalik kami dito sa lugar na ito para mamigay naman tayo ng mga package para po sa kanila. Sige po, hanggang sa muli. God bless everyone. Bye-bye. So yun mga kababayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Ayan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabi? And kung paano po siya ikabi, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan, pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote, pag pinuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So yun, papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay. Ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Natin. So papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan o. Ito po yung free na kasama. Kaliwanag din siya. Oh, may body pa siya. Body, ilaw.